ang mga isyu na kinaharap ng Commission on Human Rights sa nakaraang linggo. Noong ika-apat ng Hunyo, inilabas ng United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, ang report ukol sa kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas, panawagan ng CHR sa pamahalaan na kilalanin at bigyang pansin ng mga obserbasyon tungkol sa mga nagaganap na mga human rights violations sa bansa, partikular ang kontrobersyal na kampanya laban sa ilegal na droga. Bukas lagi ang komisyon sa pakikipagtulungan sa pamahalaan upang matugunan ang mga isyong nabanggit sa ulat. Kamakailan ay nagkaroon ng mga pag-aresto sa mga grupong nagprotesta tungkol sa iba't ibang panukala ng pamahalaan. Dahil sa matagal na pagkaantala ng kanilang kabuhayan dulot ng pandemya, nagprotesta ang anim na driver na miyembro ng Piston upang hilingin na pahintulutan na silang bumiyahe ngayong naka-general community quarantine na sa Maynila. Nabahala ang komisyon sa nangyaring pag-aresto dahil karamihan sa mga nagrally ay matatanda na at mas exposed sa pagkahawa sa sakit. Malugod na balita na nakalaya na ang anim ngayong linggo matapos makapagpiyansa. Sa Cebu City, 8 individual ang inaresto ng mga kapulisan sa harapan ng University of the Philippines Cebu Campus nang maglungsad ang mga ito ng protesta laban sa pagpapasa ng anti-terror bill noong ika-5 ng Hunyo. Kinasuhan ang mga ito ng paglabag sa community quarantine rules kahit na mayroong social distancing at nakasuot ng face masks ang mga nakilahok. Matapos ang 3 araw sa presinto, nakalaya ang 8 estudyante nang maglabas ng release order ang judge ng Municipal Trial Court. Paalala ng komisyon na kahit nasa gitna ang bansa ng health crisis, hindi pa rin nasususpindi ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Sinusuportahan naman ng CHR ang pahayag ng pamunuan ng Philippine National Police na istriktong sundin ng mga kapulisan ng mga social media protocols nito upang maiwasan ang anumang uri ng kaparusahan kung sumuway dito. Kailangan maging mas maingat ang mga pulis sa paggamit ng kanilang mga social media platforms at siguruhin hindi ito magdudulot ng kapahamakan kanino man. Ngayong opisyal nang naiendorso sa Malacanang ng Kongreso at Senado ang Anti-Terror Act of 2020, patuloy na binibigyang diin ng CHR ang pangamba nito ukol sa ilang mga probisyon, partikular ang malawak at hindi malino na definisyon ng terorismo sa nasabing batas. Kung maipasa, maaaring magamit ang batas labas sa pagsugpo ng terorismo gaya sa pagsikil sa karapatan ng mga mamamayang nagpapahayag ng pagpuna sa pamahalaan at mga pulisiya nito. Nakaambang din ng panganib na maaaring tumaas pa ang mga naitatalang kaso ng komisyon ng red tagging at iba pang karahasan laban sa mga human rights defenders, miyembro ng media at iba pang mga progresibong grupo maging state o non-state actors man ang may kasalanan. Nililinaw din ng komisyon ang aligasyon na hindi umano'y hindi nakilahok ang CHR sa mga pagdinig sa Senado at Kongreso upang ipahayag ang pagtutol nito sa ilang aspeto ng panukala. Kinumpirma mismo ni Senator Panfilo Lacson ang pagdalo ng CHR representative sa mga pagpupulong. Para sa mas pinakabagong impormasyon ukol sa karapatang pantao, bisitahin o i-message ang CHR social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. I-type lamang ang @chrgovph o ang aming website sa chr.gov.ph.